Mariyang ina ko. Iba't iba po ang ating pamamaraan ng pagtawag sa ating mahal na ina. Pero para sa atin sa Pilipinas, si Maria ay ina, isang mama, Mama Mary. Sa dinami-dami po ng ating titulo kay Maria, ang pagtawag natin kay Maria bilang Ina ng Hapis, Our Lady of Sorrows, ay isa po sa mga pinakamatandang debosyon sa karangalan ng inang ito. At alam niyo po, ang debosyong ito sa Our Lady of Sorrows ay nakabase mismo sa kwento ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni San Juan na kung saan si Maria ay sinabing nakatayo sa ilalim ng paanan ng krus ng Panginoong Jesus. Si Maria ay tinawag ni Jesus mula sa krus na babae at ina. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Si Maria bilang ina ng hapis, Our Lady of Sorrows, ay ang babae, ang bagong Eva na nakatayo sa ilalim ng puno ng buhay, ang puno ng krus, at mula sa puno ng krus na yan, ang bunga ng kanyang sinapupunan na si Jesus, ang bigay ay biyaya at kaligtasan at hindi po ang disgrasyang dala ng unang Eva. Ito po ang ganda ng debosyon kay Maria bilang Our Lady of Sorrows. Hindi lamang ito isang tradisyon, ito'y isang debosyon na malapit sa puno ng krus, isang debosyon na mula sa puso ng Ebanghelyo. Nung 13th siglo, 13th century, ang debosyon sa Our Lady of Sorrows ay nagsimulang mapalaganap lalong-lalo na po mula sa Italia, sa siyudad ng Florence, kung saan 7 kalalakihan na galing sa isang maringal na mga pamilya ang umalis mula sa siyudad na yan ng Florence, siyudad ng mga artist, siyudad ng musika at kultura, at sila'y umakyat sa Mount Cenario. Sila'y bumuo ng isang maliit na community na itinalaga nila sa pananalangin, pamamanata, at penance. At ito po ang naging simula ng Order of the Servants of Mary na kilala po natin ngayon sa simbahan bilang Order of the Servites. Nung Good Friday ng 1239, habang itong 7 lalaking ito ay mataimtim na nananalangin, nagninilay tungkol sa pasyon ng ating Panginoong Jesus, at ang pakikiisa ng mahal na ina sa krus ni Kristo, napakita sa kanila sa mga sandaling yoon ang ating mahal na ina. At ayon po sa kwento, sinabi ng mahal na ina na nais niyang ang kanilang community ay maging tagapagpalaganap ng debosyon sa 7 hapis, 7 sorrows of the Blessed Mother. At yan nga po ang ginawa ng mga 7 founders na ito ng Order of the Servites na sa kanilang kababaang loob hanggang ngayon, hindi na po natin alam kung ano ang kanilang mga pangalan. Mula po diyan, mula sa debosyong yan na nagsimula sa Florence sa Italy, ay lumabas po ang isa sa mga 7 kilalang-kilalang Latin hymns ng simbahan. At ito po ang hymn na kung tawagin po natin ngayon ay Stabat Mater Dolorosa.
Ito po'y nagmula sa 13 siglo at ito ay nagmula sa kapanahunan ni Pope Innocent III. Ang awit na ito ay tinawag na Stabat Mater Dolorosa sapagkat ito po ay galing sa mga unang salita ng kanta, "The Sorrowful Mother Was Standing." In fact, sa translation po nito ngayon sa wikang Ingles, ang unang istansa ng kantang ito ay nagsasabing, "At the cross, her station keeping, stood the mournful mother weeping, close to Jesus to the last." Ang awit pong ito ay naging awit na ngayon sa ating mga istasyon ng krus. Ang debosyon sa ating mahal na ina bilang Our Lady of Sorrows ay lalo pa pong nadagdagan ang sigla noong taong 1724, panahon po ni Pope Benedict XIII. Ipinalabas po niya sa mga panahon na iyon ang Chaplet of the Seven Sorrows of the Blessed Mother. At yan po ang ating magiging panalangin at meditasyon mamaya-maya. Ito pong Chaplet of the Seven Sorrows of the Blessed Mother ay siyang naging opisyal na panalangin, tradisyon at debosyon ng simbahan kapag pinag-uusapan po natin ang Our Lady of Sorrows. At mula din po noong 1724 kay Pope Benedict XIII ay nagsimula na pong ipagdiwang sa kalendaryo ng simbahan ang dalawang pista ng Our Lady of Sorrows. Ang unang kapistahan, yung tinatawag po natin na Liturgical Feast of Our Lady, ay tuwing 15 ng September, pagkatapos ng pista ng pagtatanghal ng mahal na krus ng ating Panginoong Jesus. At ang ikalawang pista po ay tuwing Biyernes bago ang Domingo de Ramos, Biyernes ng 15 linggo ng Kwaresma. Yan din po ay kapistahan ng Our Lady of Sorrows sa panahon ng Kwaresma. Si Saint Alphonsus Liguori, pundador ng Redemptorist Fathers, sa kanyang librong The Glories of Mary, siya po ay naglaan ng meditation sa 7 hapis na ito, 7 Sorrows of the Blessed Mother. At alam niyo po, noong aparisyon ng Our Lady of Fatima, sa taong 2017 ay gugunitain po natin ang 100 years ng aparisyon na ito ng Our Lady of Fatima na naganap noong 1917. Sabi po ni Sister Lucia, yung pong isa sa mga pinagpakitaan ng mahal na ina, ito raw po ang sinabi ng mahal na ina sa kanya. "Jesus wishes to make use of you in order to make Mary known and loved. Jesus wants to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. If this is done, many souls will be saved and there will be peace." Mga kapatid, noong 1910, isang napaagandang explanation ang binigay ng isang expert tungkol kay Maria. Ang pangalan po ng expert na ito ay si Berthe Petit. At sabi niya, "When we speak of the heart of Mary has the right to be called sorrowful." At ito raw po ang sabi ng Panginoon, "The name sorrowful heart must come before the name immaculate heart. Mary's heart must be called the sorrowful and the immaculate heart of Mary. The immaculate heart of Mary is God's gift to Mary
But the sorrowful heart of Mary is Mary's response to the love of God. She was willing to accept everything, even sorrow, if it means loving God in this manner. Sa atin pong bansa, at dito po sa Archdiocese of Manila, ang simbahan pong ito ng Our Lady of Sorrows, na minamanage po ng mga pari ng Society of St. Paul, ay itinatag noong 1941. Paglipat po ng mga pari mula sa Lipa, pabalik sa Archdiocese of Manila, at dinedicate po nila ang parokyang ito sa Our Lady of Sorrows, parangal sa maraming pinaghirapan ng mga paring ito, mga paring Paulino, upang itatag ang misyon ng Society of St. Paul sa Pilipinas at lalo na sa Archdiocese of Manila. Ito po ang isang napakagandang kwento ng debosyon ng Our Lady of Sorrows mula noon hanggang ngayon dito sa ating piling. The First Sorrow of Mary, St. Simeon's Prophecy. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa insya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Ang lahat po ng kwento ng Ebanghelyo ay una sa lahat tungkol kay Jesus. Kung atin pong pagninilayan, ang kwento ng ating Ebanghelyong narinig about the first sorrow of the Blessed Mother, una sa lahat ito po'y kwento tungkol sa Panginoong Jesus, that Jesus is the fulfillment of the age of the prophets. Matagal na pinangarap, matagal na ipinanalangin ng mga Israelita na magkaroon sila ng isang tagapagligtas. And finally, sa pagdating ni Jesus, ang maliit na Jesus, doon sa templo, 40 days pagkatapos ng kanyang pagsilang, hinawakan siya ni Simeon at sinabing, "Ito na, ito ang fulfillment, ang kaganapan ng lahat ng pangarap at propesya ng lumang tipan." Maliban po diyan, alam niyo po, sa propeta Ezekiel sa lumang tipan, sinabi po na Ezekiel na dahil sa maraming kasalanan ng Israel, dahan-dahang lumisan ang Espiritu ng Diyos mula sa templo ng Jerusalem. Ngayon, bumabalik hindi lamang ang Espiritu ng Diyos, kung hindi ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng sanggol na si Jesus. Ngunit sa gitna ng napakagandang balitang ito, ang kwentong binasa ay nagpapahayag din po na sa simula't simula pa ng kanyang pagkakatawang tao at kanyang misyon, ang misteryo ng krus, ang paghihirap, ang kontradiksyon, ang pasyon ay nandyan na kasama ng kwento ng Panginoong Jesus. Si Maria ay kasama sa kwentong ito, sapagkat si Maria po ay hindi lamang ina ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao. Ang katawang tao ni Jesus ay
100% galing kay Maria. Ang laman ni Jesus ay 100% galing kay Maria. Hindi po tulad natin, 50% sa tatay, 50% ang chromosome at genetic sa nanay. Kay Jesus, 100% ng kanyang laman ay galing kay Maria. Si Maria bilang ina, yan po ang pinagmulan ng kanyang sorrow, ng kanyang hapis. Bawat ina, kasama sa kwento ng anak. Bawat ina, hindi makakalimutan ng anak, hindi nagtatapos ang pagiging ina kapag ang anak ay lumaki na. Pag ina ka habang buhay. And so we speak of the sorrow of Mary as first of all, the alliance of the two hearts. The heart of Jesus with the heart of Mary. At pinapakita po sa unang hapis na ito ni Maria na ito ang ibig sabihin ng pagiging alagad. Si Maria po ay ina ni Jesus, ngunit siya rin ay modelo ng sinumang alagad. Ang pagiging alagad nagsisimula sa pagkabata hanggang sa krus. Discipleship is a lifetime. And with discipleship, kasama ng discipleship, ang pagkakaroon ng hapis at pagsubok sa buhay. Kaya po, si Maria bilang Our Lady of Sorrows ay ina ng mga apostol, ina ng mga alagad, ina ng lahat ng tagasunod ni Jesus. Walang pagsunod kay Jesus na walang krus. The second sorrow of Mary, the flight into Egypt. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi rin iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Dito po sa kwento ng ikalawang hapis ni Maria, ang ating kwento ay nagmumula sa Ebanghelyo ni San Mateo. At muli, ang kwento una sa lahat ay tungkol sa Panginoong Jesus. Sa Ebanghelyo po ni San Mateo, ang Panginoong Jesus ay inilalarawan bilang isang bagong Moises, the new Moses. Yan po ang mold. Yan po ang modelo na nais ipakita tungkol kay Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo. Tulad ni Moises,
si Jesus ay mangangaral sa ibabaw ng bundok. At tulad ni Moises, si Jesus din ay pumunta at nanggaling sa bayan ng Ehipto. Sa kwento natin, ang Panginoong Jesus ay tulad ng Israel. Kailangan niyang magtago sa Egypt. Tulad ng mga anak ni Jacob, si Jesus ang bagong Israel. At kailangan niyang magtago sa Egypt kung yung mga anak ni Jacob kailangang pumunta sa Egypt sapagkat tagtuyot. Dito naman, si Jesus kailangang tumakbo sa Egypt sapagkat siya'y pinaghahanap ni Herodes. And then, pagkatapos noon, siya ay babalik mula sa Egypt, papunta naman sa lupang pangako upang siya po ay lumaki sa bayan ng Nazaret sa northern part ng Israel. Si Maria kasama sa pagtatagong ito. Si Maria kasama sa paglalakbay na ito. Si Maria, kalong-kalong ang maliit na Jesus, ang bagong Moises. Kailangan niyang itong Moises na ito ay dalhin at itago sa Egypt. Mga kapatid, sa pamagitan ng ikalawang hapis na ito ni Maria, Mary, in her sorrow, is revealed to us. Pinapakilala sa atin si Maria na isang babae at ina na malapit sa karanasan ng mga taong naghihirap, persecuted, alienated, homeless, rootless, mga taong nasa gilid ng lipunan, kung tawagin ni Pope Francis. Sa kanyang hapis, si Maria ay tunay na kasama natin sa bawat lakbay ng buhay. Kaya nga po sa misteryong ito ng hapis ni Maria, magandang alalahanin natin ang mga nagtatago, ang mga naglalakbay, ang mga palaboy, silang lahat inaakay ni Maria. Third sorrow of Mary, the loss of Jesus in the temple. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama nila ang bata, ngunit napansin nilang wala pala siya. Siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap.
Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. Muli po nating tignan ang ating narinig na ebanghelyo mula sa kwento ng Panginoong Jesus. Ang bawat ebanghelyo ay mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Si Jesus nasa templo, si Jesus kasama ng mga iskolar ng batas, si Jesus kadiskusyon ng mga magaling sa batas. Alam niyo po, sa pamagitan ng kwentong ito, pinapakita na ang batang Jesus ay hindi lamang word incarnate, ang berbo na nagkatawang tao, kung hindi na ang batang Jesus ay wisdom incarnate, ang karunungan na naging laman. Ang karunungan na naging laman versus sa Old Testament ang letra ng batas. Ang ganda po ng paghahambing, no? Sa Old Testament, ang mayroon sa mga Hudyo ay ang letra ng batas na nakaukit sa tableta ng bato. Ngayon, sa buhay ng Panginoong Jesus, ang mayroon tayo ay ang karunungan na may laman, ang karunungan na nagkatawang tao. Kaya nga po, tama yung sinabi ng Panginoong Jesus nang siya'y nangangaral, "You have somebody greater than Moses. You have somebody greater than Solomon." Si Moses, lawgiver, ang batas niya galing sa Diyos. Si Solomon, marunong, pero yung karunungan niya, ipinanalangin niya, ipinaglimus niya sa Panginoon. Si Jesus ay batas at karunungan mismo sa kanyang pagkatao. Pero alam niyo po, maliban dito sa ganitong lalim ng kwento ng Ebanghelyo, pinapakita rin po sa kwento natin na ito kung ano ang sentro ng buhay ng Panginoong Jesus nang siya'y nagkatawang tao. Iisa lang, ang Ama. Lahat ng kanyang ginagawa para sa Ama. Ang lahat ng kanyang pagkilos ayon sa kagustuhan ng Ama. The will of God, the will of the Father, doing the Father's will. Hanggang sa dulo ng buhay, yan po ang kanya sinabi, "Father, not my will, but your will be done." Si Maria, sa atin pong kwentong narinig, unang-una ay ipinapakita sa atin bilang luklukan ng karunungan. Kung si Jesus ang karunungang nagkatawang tao, si Maria, ang kanyang ina, ang seat of wisdom, ang luklukan ng karunungan. At si Maria rin ay pinapakitang isang babaeng may pananampalataya. At ang sukatan ng pananampalataya ni Maria sa puntong ito ay sa kanyang katahimikan. Pinakinggan niya, tinanggap niya, hindi lamang ang mga pangyayari, kung hindi ang sinabi ng kanyang anak, "Don't you know I have to be in my Father's house doing my Father's business?" Pinapakita po ni Maria ang kanyang sorrow, ang kanyang happiness ay nanggagaling din sa kanyang pagsunod sa gitna ng kanyang katahimikan, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. At tutupuyan kung ang buhay po natin ay pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, hindi po madali. Hindi madali ang palaging gawin ang gusto ng Diyos, sapagkat maraming beses ang kagustuhan ng Diyos ay maaaring hindi
ang ating kagustuhan. Our Lady of Sorrows teaches us how to offer our will to the will of the Father. Not my will, but your will be done. Ang sabi ng anak, ang sabi naman ni Maria, let it be done to me according to your will. For the sins of this whole nation, so the fourth sorrow of Mary, the meeting of Mary and Jesus on the way to Calvary. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Serene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Palagay ko po, kahit ngayon, may iisang ugali ang mga tao kapag nakakakita ng isang bagay na interesante at interesting. At yan po ay yung tinatawag natin na pagmamasid, pag-uusyoso. Tayo ay lahing usyosero at usyosera. Marami din hong ganyan nung araw. Sa Kalbaryo, habang naglalakad ang Jesus kasama ang kanyang krus, marami ang sumunod, mga usyoso. Marami nga rin di siguro sa mga ron, hindi lang usyoso, mga chismoso rin. Pero alam nyo po, sa gitna ng ganong crowd, meron din palang naiiba. Ang kababaihan ng kwento sa ating narinig na ebanghelyo ay mga babaeng may pakialam, may malasakit. Sila'y nagmamalasakit kaya't nilapitan si Jesus sa kanyang paghihirap. At makikita po natin sa kwento, si Jesus din naman, bagamat pasan niya ang krus, he continues to be a man of mercy and a man of compassion. Sabi po nila, diyan po nasusukat kung tunay na compassionate ang isang tao.
kung sa gitna ng kanyang sariling pangangailangan at kahirapan, nakukuha pa rin niyang magbukas ng kanyang puso sa iba. Yan ang muka ng Panginoong Hesus sa atin pong kwento. Pasa ng krus, sabi niya dito sa mga babaeng nagmamalasakit, "Do not weep for me. Weep for yourselves and for your children." Wala pong kwento ang Ebanghelyo tungkol kay Maria na nando doon. Pero alam niyo po, ang isang ina, sigurado tayo kasama sa marchang yan. Sumusubaybay, nakikisama sapagkat may malasakit sa kanyang anak. Yan ang soro ni Maria. Ang hapis ni Maria ay mula sa isang pusong nagmamalasakit. At totoo po yan, kung tayo po'y nagmamalasakit, hindi pwedeng hindi ka apektuhan ng nangyayari sa buhay ng iba. Kung may malasakit ka, damdam mo ang tuwa ng iba. Pero kung may malasakit ka, damdam mo rin ang pinagdadaan ng sakit at sama ng kalooban ng iba. Ito po ang tunay na Kristiyano tulad ni Maria. Hindi po indifferent. Walang pakialam, sabi nga ni Pope Francis, indifferent. Kung hindi, sa gitna ng lahat, may malasakit. Hingin natin kay Maria bilang Our Lady of Sorrows ang puso na yan ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Isang puso na may malasakit. Make me feel as though a spell. Make my soul to glow and melt with the love of Christ our Lord. Holy Mother, bless me too. In my heart is wondering you. Fifth sorrow of Mary, the crucifixion and death of Jesus. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus." Ang kwento pong ating narinig mula sa Ebanghelyo ni San Juan ay isang katangi-tanging kwento. At dito po talagang nagmumula ang orihinal na debosyon kay Maria bilang Our Lady of Sorrows. Stabat Mater Dolorosa, the mournful mother standing at the foot of the cross. Pero unahin muna natin si Jesus
Sabi natin, bawat kwento ng Ebanghelyo ay kwento ng Panginoong Hesus. At sa kwentong ating narinig mula kay San Juan, palagay ko po ang pinakamahalagang nais bigyan ng punto ng Ebanghelyong ito ni San Juan ay na, mula sa krus ni Jesus, ang krus ay pinagmumulan, source ng buhay. Buhay at sakramento ng simbahan. Ang krus ni Kristo ang pinagmulan ng simbahan. Ang krus ni Kristo ang pinagmulan ng bisa ng sakramento ng simbahan. Si Maria ang ina ni Jesus at si Juan na kumakatawan sa lahat ng alagad, silang dalawa ang maliit na simbahan na nandoon binuo ni Jesus sa sinapupunan ng kanyang krus. At gayon din naman, ang dugo at tubig na dumaloy mula sa sinibat na tagiliran ni Jesus tulad ng unang Adan na natulog at mula sa tagiliran ay kinuha ang Eva. Dito naman, tubig at dugo ang dumaloy. Ito'y nangangahulugan ng sakramento ng simbahan. Sa gitna ng lahat ng kwentong ito ng Kalbaryo, si Maria bilang Our Lady of Sorrows ay ina ng simbahan. Mary is Mother of the Church. Our Lady of Sorrows, Mary standing at the foot of the cross is the Mother of the Church, the woman of faithful love. At ito pong hinihingi sa simbahan na siya ngayon ay tumayo, maging matatag tulad ni Maria sa ilalim ng krus. Alam niyo po, dito sa Our Lady of Sorrows, yung iba ayaw magpakasal sa simbahang ito sapagkat sabi nila, ang pangit naman ng pangalan. Sa simula pa lang ay sorrow na, hapis na. Ikakasal pa lang kami, Our Lady of Sorrows na. Hapis na agad, dalamhati na agad. Pero alam niyo po, ang dalamhati ni Maria ay bunga ng kanyang pagiging matapat. Kaya kung ako o ang tatanungin at papalitan ang pangalan ng simbahang ito ng Our Lady of Sorrows, tatawagin ko po itong simbahan ni Maria bilang Our Lady of Faithful Love, matapat na pagmamahal, until death do us part. Mga kapatid, the sorrow of Mary is the sorrow of the faithful one. At hindi ba ho, totoo yun, lalo na ngayon, kung ikaw ay gusto mong maging matapat, matapat sa sarili, matapat sa pamilya, matapat sa kasal, matapat sa iyong sinumpaang pangakong maglilingkod sa pamahalaan. To be faithful is to be sorrowful in many ways because it is in your sorrow that you show your faithfulness. Mula kay Maria, hingin natin kung ganon, hindi lamang ang lakas sa gitna ng ating mga sorrows, kung hindi ang birtud ng katapatan, isang matapat na pagmamahal. Oh,
The sixth sorrow of Mary, the piercing of the side of Jesus and his descent from the cross. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noo'y araw ng paghanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ilang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Alam po ninyo, napaaganda po ng pagkakalahad o pagkakakwento ni San Juan sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Unang-una sabi niya, si Jesus ay namatay sa panahon ng paghahanda. Ang paghahanda pong iyon o preparation day, yan po yung araw kung saan pre-prepare, hinahanda ng mga Israelita ang kanilang Cordero Pascual, the Paschal Lamb, the Passover Lamb, nakakainin po nila para sa Passover. Habang kinakatay yung mga lamb sa templo para sa Passover, si Jesus namamatay sa krus. Kaya nga sa misa, habang tayo po'y umaawit ng Lamb of God, Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, doon naman pinipiraso ang tinapay o Eucharistia. Si Jesus sa ating pong kwento ngayon ay ang bagong Cordero, the Lamb of God, the new Passover Lamb. Kaya nga, hindi binali ang kanyang mga buto sapagkat ang isang lamb na ino-offer sa Passover kailangan po malinis, walang bahid, walang depekto. Sinibat na lamang si Jesus. Of course, alam niyo po, sa gitna ng ganitong kwento, si Maria, ang inang nagsilang kay Jesus. Si Maria, kung kanino nagmula, 100% ang laman na ngayon ay patay na at ngayon ay sinibat. Si Maria, damang-daman niya ang hapis, ang sakit ng kalooban. Ang kanyang hapis o sorrow ay nanggagaling po pareho sa nangyari kay Jesus sa pag-aalay. Inialay ni Jesus ang lahat. Jesus
offered everything. Jesus was generous. Kagandahang loob. Totoo po yan, sa buhay, ang kagandahang loob ay at pag-aalay ay hindi kompleto kung wala kang nadadamang sakit. When you offer without pain, it is not offering. Di po ba? Lahat ng tunay na offering, may kasamang sakit, may kasamang paghihirap. Para po sa atin, sa pagdarasal natin sa ika-anim na hapis na ito ni Maria, hingin natin na tayo ay hindi manghina sa pagiging mapagbigay. Ipanalangin natin na tayo'y hindi padadaig sa ating pag-aalay. Sa gitna ng lahat, let us continue to be generous, to be open, to be a person on the giving side. When you give, tulad ni Maria, it is many times a thankless giving. Pag ikaw ay nagbigay, huwag kang mag-e-expect na may kapalit na maganda. Di ba yung nasabi ni Jesus? Do not let your left hand know what your right hand is doing. Ang tunay na pagbibigay na makakristyano ay pag-aalay na walang pasubali. Let me do my latest prayer. Heal my body, bear the dead of the dying Son of Time. Wounded with his every wound, steep my soul. Seventh sorrow of Mary, the burial of Jesus. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakunwari kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit laman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Alam niyo po, sa isang namamatayan, kadalasan matapos ang ilang sandali ay nakukuha nating tanggapin na itong ating mahal sa buhay ay wala na. Subalit, sa sandali ng paglilibing,
muling nabubuksan ang dalamhati. Kasi habang pinaglalamayan ang isang patay, nakikita mo pa ang labi, nakikita mo pa ang muka, nakikita mo pa ang iyong mahal sa buhay. Ngunit sa paglilibing ng isang namatay na mahal sa buhay, doon kadalasan umuukit sa atin na totoo pala, wala na siya. Totoo pala, patay na siya. Nilibing na, hindi ko na makikita. Ang paglilibing ay pagpapakita ng katotohanan ng kamatayan. Kailangang ilibing si Jesus, hindi lamang siya namatay. Kailangan niyang magpalipas ng panahon sa libingan upang ipakita na sa pamagitan nito kanyang pinagdadaanan at pinagtatagumpayan ang kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, "The wages of sin is death." Ang kita, ang tubo ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Sa kanyang pagkalibing, sinira ni Jesus ang misteryo ng kamatayan. Siyempre po, tulad ng isang ina, tulad ng isang kamag-anak, sa kanyang pagkakita sa paglibing sa kanyang anak, si Maria ay pinagharian ng dalamhati, ng hapis. Subalit ang hapis ni Maria ay hapis na mayroong pag-asa, hapis paghihirap na may pag-asa sapagkat siya'y umaasa sa Diyos, siya'y sumasampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang pagkakaiba ng dalamhati ni Maria sa ibang dalamhati. Ang ibang dalamhati ay dalamhating walang pag-asa. Despair, kung tawagin po natin sa wikang Ingles. Pinapakita po ni Maria, pwedeng tayo'y magdalamhati. Subalit, kung tayo'y tagasunod ni Kristo, ang ating dalamhati, palaging may kasamang pagkapit sa Diyos at pagkapit sa pananampalataya at kung ganoon, pagkapit sa pag-asa. Sa pamagitan ng kanyang ikapitong hapis, hingin natin kung ganoon sa ating mahal na ina ang regalo at kaloob ng pag-asa na sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan sa buhay, sa ating sariling mga hapis, mayroon pa ring pananampalataya at pag-asa. Christ, when thou shalt call me else, be thy mother my defense, be thy cross my victory, while my body here decays, may my soul thy goodness praise. Amin pong panalangin na nawa itong atin pong pag-aalay na ito tungkol sa pitong hapis ni Maria
ay magsilbing isang napakagandang dahilan upang makilala natin ang lalim ng debosyon ng Our Lady of Sorrows. Ang ganda ng debosyong ito na malapit sa kwento ng atin pong ebanghelyo. At alam niyo po, sabi po ni Saint Bridget of Sweden, isa po sa mga deboto sa Panginoong Jesus sa kanyang pasyon, sabi po ni Saint Bridget of Sweden, ang sinuman na may natatanging debosyon sa Our Lady of Sorrows ay binibigyan ng mahal na ina ng pitong mga napakagandang mga promise mula sa mahal na ina. Unang-una, sabi po ng ating inang Maria, sino mang malapit sa debosyon sa kanyang soro, I will grant peace to their families. Ibibigay ko sa kanilang mga pamilya ang isang natatanging kapayapaan. Second promise, sabi po ng mahal na ina, according kay Saint Bridget, they will be enlightened about the divine mysteries. Kung tayo'y malapit sa puso ni Maria, pusong may hapis, maiintindihan natin lalo ang misteryo ng Diyos. Pangatlo, I will console them in their pain. I will accompany them in their work. Si Maria po'y magiging kasakasama natin sa lahat ng ating dadaanan sa buhay at sa trabaho. Ikaapat, I will give them as much as they ask for as long as it does not oppose the adorable will of the Divine Son. Ibibigay ko sa kanila, sabi ni Maria, anumang kahilingan nila na ayon sa kagustuhan ng aking anak, sapagkat si Maria nga ay naging malapit na malapit sa krus ng Panginoong Jesus. Ikalimang pangako ni Maria, I will defend them in their spiritual battles against the infernal enemy and protect them at every instant of their lives. Sa krus, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kalaban, ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya sabi niya, with Mary, Our Lady of Sorrows, I will defend them in their spiritual battles. Ika-anim na pangako, sabi po ni Maria kay Saint Bridget, I will visibly help them at their moment of death and they will see the face of Mother Mary and Jesus. Ang ikapitong pangako, I have obtained from my Son that those who propagate this devotion will be taken directly to eternal happiness and have their sins forgiven. For my Son is forever consoled by my sorrow. Napakagandang mga pangako. Kaya sana po sa gitna ng ating pinagdadaanan sa buhay, halina, lumapit kay Maria sa paanan ng krus at si Maria naman palagi tayong dadamayan patungo kay Jesus. Sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista at lahat po ng mga cooperators po ng Society of St. Paul, lalong-lalo na rin po dito sa parokya namin sa Our Lady of Sorrows sa Pasay, isang mapagpalang pagbibigay sa inyo ni Maria sa inyong mga kahilingan. Maraming salamat po. Thank you.
Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Sean Marquez ng Society of St. Paul. Tayo po ay nasa Our Lady of Sorrows, ang kaisa-isang parokya na hinahawakan ng isang religious congregation na Society of St. Paul na ang apostolate po ay sa mass media. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsagawa ng pilgrimage, isa pong spiritual pilgrimage. Ang Archdiocese of Maynila ay may itinalagang 5 simbahan at ang Our Lady of Sorrows Parish po ay isa sa mga napiling simbahan para maging pilgrim churches. At inaayayahan ko po at kung ito ang inyong unang simbahan na pag-umpisa ng inyong pilgrimage, malugod po namin kayong bibigyan ng pilgrim's passport. At kung ito naman po ang kahuli-hulihang simbahan, dahil may 5 simbahan po, kami po ay malugod na magbibigay sa inyo ng certificate katibayan na nakumpleto ninyo ang spiritual pilgrimage at pagbisita sa 5 simbahan ng Archdiocese ng Maynila.